Your fourth to the last film direct, how does it feel na ito na tayo? Cap, DJ? Ako more than the fourth to the last. I am so happy that I am back with you. Ano naman ang nakakalaw ko mga to, and I am so excited, hindi na excited, happy that I'll be working with them again. And we'll be trying on new characters ngayon. Experimento. Kasi ito na lang ito, nasasabihan ko naman ang isip mo kayo. Experimento tayong bago. And nag-iisip naman sila. Nag-contribute. So, ngayon may assignment sila sa akin. Okay. So, sabi ko, patingin ng mga suggestions nyo sa itsura nila. Parang di ako lagi nasisisi kung bakit gano'n naka-wig. What's your trademark? Hindi mo sinasadya. Ayoko na nakikita sikat. Ayan, nakita sikat yung ganyan. Huwag yung kasama nakikita nyo siyang ganyan. So kasi huwag ang pagbigin ko to, o kalbuhin ko to, o dagdagan ko buhok, basta hindi nyo na makikita sikat na yung ganyan. Okay. Ito wala akong magawa eh. Pero nilong-care mo naman siya dati. Oo, hindi. Kasi ang hirap talaga pag-voice. Kasi, you know, you can only do so much. So ayos lang. Mas gagalingan na lang daw niya. Yes, excited. Siyempre, very excited. I mean, but no. I'm excited mo, ah. Off-season, eh. Hindi, ano naman, excited. Siyempre, itong, yun nga, magpapunta na tayo sa story. Diba, iba sa lahat ng ginawa namin ni Kathy. Kasama si Direk Kathy and, kasi kung dati lang ako kasi siya eh. Kasi yun lang ako. Kasi yun lang ako. Ano ba ang nakakabuli nitong kwento nila? Ang ngayon po, hindi na pangil lang ang lalabas sa kanya. Hindi sabi ko nga ano eh. Siyempre, every actor, every director, and every viewer would always want to see something different. And maraming humingi na sana mas mature na yung role nila. Sabi ko sa kanila, depende kung paano natin i-define mo. Ano ba ang maturity sa paningin nila at sa paningin nito dalawa at sa paningin ko. So magkasubukan na lang tayo na lang. Hindi kasi siyempre ano yun eh, lagi. Iba-iba tayo na interpretasyon. So I don't want to preempt anything. All I'm saying is that we are working together, the creative and the cast and everyone else, to try to give you something new, especially for the two that you've never seen before, but not necessarily not have experienced before. In fact, ang masinahabol natin ngayon ay may kwento namin ang kwento na very familiar sa inyong lahat. Okay. What can you share about the story of this movie na gagawin niyo? Sila na po magkikwento. Or yung roles nyo, ano yung bagong makikita sa inyong kapit? Yung rules, hindi pa ganun ka-detalyado pa rin. Pero more on sa story, yung bigyan ko ng just konti. So basically, we're doing a light romance. Yun naman yung nanesan and the title yung... The House, as in Asia of Us. So it's about dalawang tao, couple, na long-term relationship. And yung gusto namin na tanong sa lahat pagpapanood, ano bang reason natin bawat isa to stay in that relationship? Hindi lang sa relationship, diba? Misa, matagal ka sa trabaho niya, pero ba't ka nagsistay? So, ano bang catch mo? Meron kang gusto magdagdag doon, DJ? Piso. Ang piso kasi pagka binaliktad mo. Kasi parang... Hindi.
pangalawa, itong story na Chris, malapit din sa amin mismo ni Catherine. Kasi kaya nung pinigula na parang nasa long-term relationship na rin naman kami ni Catherine. So kayo na? So kami rin mismo, nagtatanong kami dalawa ni Catherine. Minsan, tatanong ka rin yung mga bangers. Hindi lang naman kami, I think, sa lahat talaga. Mayroong struggle, hindi naman natin masaya. And yung moving motors, tuturuan tayo. So, kami rin ni Catherine mismo. Ano nga ba yung mga dahilan na yun at yung mga tanong? Yun nga, 5-6 years. Meron kasi tayo 5 years, di ba? Yung itch na yun, nasasabi. 7 years. 6 pa lang naman kami. Meron na naman kami nga abang kat, mga ganun. So, hindi, yun nga, maganda to, maganda para sa mga tao. Dahil, yun nga, sabi nga nila ngayon, mga millennial, yung madali nang bumitaw kung bakit. Mabilis silang maggumawa ng desisyon na itigil na tapusin. Yeah. Parang hindi na bawal ipaglabang pa or may ganun. So, ngayon, ito yun. Ito yung gagawin namin. Direk, pero kung gusto ko dyan, Direk. Ang sakit, okay na. Alam mo direct, Kathy, kung paano na ibabalansan. So, yun na ang timpla niya. Oo, yun yung masaya. Siya na bahala. Timplang Marina. Kayo ba ang mag-shoot dito lang, locally lang direct? Or ito, boss. Mga araw sa country? Sabihin mo na, baro din mo. What have you? Kaya na abroad, pero pintura! Hindi, Ari, no? Hindi pa natin... Confirm. We cannot tell you anything more than what we have told you so far kasi alam niyo naman po, magpelikula ko. As we go along, we develop it and as we go along, we learn from it and malay mo, dyan lang pala tayo sa kanto ng susunod. Ay, nalang lang pala! I'm not sure. Oh my god! Really, I'm so excited for the 25th year presentation. Ito of Star Cinema under our managing director. Olivia naman. May country ang saan na kayo? Siyempre, gusto ko doon sa basa pupuntahan ko. Actually, akala lang nila, trabaho punta ko doon, pero resume yung bibili. Oh, my God. Pwede ko ba sabihin? Hindi ko tayo magmangin ako. Parang ikasin lang nila yung ayan, ko kayo. Puntay mo na, Miso. Huwag ko na sabihin. Oh, my God. But, yun. Okay. Nagbasa. Ayun, thank you. Ano bang plana natin? Surprise mo ba? Sorry, bali yung tanong eh. Okay, ano? Ano ba yung mga day? Ako, maybe work mo that day? Katanggap ka? It's a free day. Okay, it's a free day. What's your wish? Ako, ang wish ko si Wade. Siguro, ano... Lali. Hindi, ang birthday ko ay sana magawa ko yung mga bagay na gusto ko nang simulan and gawin. And kesa sa pag-arte, gusto ko marami pa mo sa rinwala. And sana masimulan ko rin. Like? Marami. Mag-produce ng films, ng music. And, ayun. Yun lang, tsaka. No, pwede nang pag-usapan yung gusto. Are you planning something like that on his birthday? Kaling ba yun?
Knowing DJ naman, more kung ano, simple lang. Knowing DJ, magulo to. As usual. So, intindi lang ako. Pero then, yung importante naman yun sa kanya, the usual man, gusto niya nandyan yung, of course, family niya, ang mga kaibigan niya. So, kung saan man, kasi ako hindi ko parang kung saan yung celebration. Basta simple lang. And very, very intimate. Direct pa ako lang. What was it important for you na makasama mo si Kat and DJ sa last few films mo before you retire? Ang kakala lang yung importante mo. Wala yung brain. Para ba? Since got to believe, I have learned to love the two. Not just as actors, but as parang anak-anakan ko. And sa ano, ito diba, bunso ko. But beyond that, I really believe in the talent that these two have. And I know that if I want to make stories and tell new stories, ikalulungkot ko kung meron akong ikikwentong maganda at hindi sila ang gaganap. So I would really want them. Kasi itong kwentong to, malapit sa puso mo kasi isang kaibigan ko ang pinanggalingan nito. And itago po natin sa pagkakarili mo. But really, this is one question that I have meaning to ask the millennials. I've been doing research and I have read this so many times. And nalulungkot ako. So gusto kong gawa ng kwento ito at gusto kong maniwala na meron pang reason to stay in a relationship. For a long time, just like how I have always wanted. And if there are two people whom I want to direct, no, or to give life to the characters that this story has, ito na lang. Kaya ba have you found the answers to your question? Magugulat ako kung sagot nyo, ha? Doon sa story na ito. Kasi di ba kanya sayo mo kanina, parang yun din yung tanong nyo, parang why do people stay in a relationship? Kayo yung cat, like 5-6 na kayo. Have you tama the answer to that? Oo. Sa tingin ko hindi mo naman talaga makukuha yung sagot. Na parang nasa harap mo yung sagot ay tanong pala. Hindi, maproseso siya. Yung sinasabi namin, sabihin ko na yung solusyon pag sinagot ko. Tapos mo na, masasagot ko. I think, gano'n lang, pag dumating sa point na gano'n na, para sa movie to ha, para sa face-up, sa TV ko na, yun na, parang pag dumating ka rin sa point, again, 6 years, so, yun mo kami gano'n na relasyon. Makaramdam ka talaga, hindi mo, yun nga, kagaya ng metaphor nga nila, ano na, parang sa opisina. Ay, ito naman na isang bagay na ano, magpaplato ka pag masyado ng matagal. Itatanong ka talaga ako na, masaya pa ba ako dito? Hindi na ako hinihilig dito, hindi na ako hinihilig sa ganyan. Kasi normal na, yung 6 years partnership na yun. Hindi naman na kayo ligawan party. It's a partnership. So, isipin mo, kesa sa kundinigyan, kesa sa I love you. Ano pa ba masabi at yun? It's the partnership mismo. Yun ang kailangan ko para ka. Bakit kailangan yung tao na yun? And yun yung tanong ha. Bakit mo nga ba kailangan yung tao na yun? In the first place. At para naman sa babae. Talaga eh. Ganun din yun. Ganun sa babae. Pareho lang. Ano sa babae? Hindi babae. Paano? Yes, similar to ko. Pag siya. Relationship naman. Hindi naman yun sa ano naman. Yung partnership. Regardless kung anong klaseng relationship, being with Timor or Pavarlan 5-6. Oh, yun naman yung pinaka-challenge kasi sa atin na, di ba? Parang pag nalagpasan mo na yung kilip stage, yung lagawan stage, parang, oh, ano next? So, yun yung pinaka-mirap. Like, parang kami, like, after nagawa mo na yung ibang project na ganyan, ano naman yung next na iba naman? Kasi iba, nagkakaroon yung iba ng family na eh. So, nagkakaroon na ng something to hold on. Solid. Parang feeling ko, ako, asawa mo yung baby. Iba yung epekto sa isang lalaki. Ito yung pamilya ko eh. Pero hindi nga, hindi pa kami doon. So, ano pa? Ano yung next? So, yun yung movie. So, sa movie, wala silang anak.
pero mag-jowa sila. Mag-jowa? Ba't na? Walang anak. Hindi kasal. Okay. Hindi sila mag-asawa. Huwag niyo. Hindi, para lang... Baka yung anak ko na mag-direct sa kanila pag yun. Okay. Thank you. Thank you.